wag mo ko layasan. Oh, sige, sige. Sige, kahit hindi mo nasabihin sa akin dahil. Parang yung sinabi ka muna. Ano na? Ayaw. Ayaw? Oo. Iwan na natin sila. Sabi ko sa'yo. Tara na. Binigyan ka ni Ministro Bising ng pabuya? Oo. Para daw sa pagluluto ko ng Caliban. Anong pinag-usapan niyong dalawa? Wala namang sinabi sa akin eh. Huwag mo nalang bilugin ang ulo ko. Oh, hindi naman eh. Wala talaga siyang sinabi. Humingin ka! Huwag ka na magsinungaling! Wala ka na ba talagang tiwala sa akin? Ikaw ang sumira ng tiwala ko sa iyo, Dokman! Ilang taon na rin ako naglilingkod sa iyo ng tapat! Lahat ng uri ng paghihirap dinaanan ko kasama mo! Minsan hindi kita tinalikuran. Yun pala, baliwala lang lahat yun. Hindi na ako pinaglaban. Dahil sa isang pangyayari. Ako talaga ayoko nakikialam eh. Kasi dumanas sa digmaan ng pangkat nyo, kaya dapat magkasundo kayo. Mali yun, nag-aaway kayo. Kung sa amin nangyari yun, hindi namin pababayaan yung ang ingay mo. Salita ka na salita, alam ba nangyayari? Ha? Ganun ba buong maghapon? Ang trato nila kay Dokman. Opo, pinaghihinalaan na siya ng gusto. At si Warang Yusin naman, parang palalayasin na siya. Ganun ba? Simula ngayon, huwag mo nang aalisin ang mata mo kay Dokman. Lahat ng gawin niya, dapat malalaman ko. Opo. Ate talaga, pambihir ang katusuhan mo. Anong kakamba niya, Tsumi yan? Kumusta naman ang naging buhay niya? Matalino po siya at matapang. Yung batang nailigpit mo, yung tagapangalaga. Anong nangyari sa tagapangalaga? Hanggang ngayon iniisip ko kung bakit kita iniligtas at kung bakit hindi kita maipan. Malas na tayo. Nagsalita ka, narinig ko. Dahil sa sulat na binigay ninyo, si Warang Yusin at ang prinsesa nawala na ng tiwala sa akin. Kaya sana, tanggapin niyo na po ako.